Mahilig ba kayo sa kabute o oyster mushrooms? Ang dish na lulutuin ko ngayon ay nangangailangan ng oyster mushrooms. For 100 grams na oyster mushrooms ang kakailanganin ko na panglahok sa pasta na lulutuin ko ngayon. Una muna ay hinugasan ko ang mga oyster mushrooms. Pinatulo ko ang mga ito at pagkatapos ay sinimulan ko na hiwa-hiwain ito ng pahaba. Walang natatapon sa oyster mushrooms. Pati ang kanyang tangkay ay isinasama sa pagluluto. Naalala ko tuloy nung aking kabataan yung pangunguhaba ng mga kabuting saging sa ilalim ng mga dahon ng saging, sa ilalim ng mga palapa ng saging. Siguro masarap din silang isama sa pasta, ano? O ituloy natin. So, 2 butil ng bawang ang aking tinagtad ng pino at pagkatapos ay aking ginisa sa mantika. Pagkatapos magisa ang bawang ay isinunod ko naman ang mga hiwa-hiwang oyster mushrooms. Hinayaan ko na walang taklob ang kawali habang ginigisa ang oyster mushrooms. At syempre, hindi mawawala ang toyo o soy sauce dahil ito ay na-discover ko na masarap ding pampalasa sa oyster mushrooms. At pagkatapos ay dinagdag ko naman ang sweet paprika at asin at ang tinagtad na parsley. At heto na, luto na ang pasta at inilahok na natin ang ginisang oyster mushrooms na siyang magsisilbing pampalasa sa pasta. At ako ay nagluto din ng maliliit na flatbread at nilagyan ko ng kaunting cream cheese at pagkatapos ay ang toppings nito ay ang natirang ginisang oyster mushrooms. Ganito lang kasimple, ano? So, I invite nyo na itry nyo din ito sa inyong mga kusina. Thanks for watching!